Ikatlong aralin, solusyon sa naobserbahang suliranin, paghahambing ng iba't ibang dokumentaryo. Kumusta? Maligayang pagbabalik. Natutuwa akong makita kayong muli. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Muli ninyo akong samahan para sa ating panibagong aralin. Pero bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang ihanda mo ang iyong kagamitan at sarili sa ating pag-aaralan. Mainam rin na humanap ka ng pwesto sa iyong tahanan na tahimik at komportable kang makakapag-aral. Sa linggong ito ay ating sasagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang suliranin? Ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagbibigay ng solusyon sa isang suliranin? Ikalawa, ano ang dokumentaryo? At ikatlo, paano maipapakita ang paghahambing ng dalawang dokumentaryong napanood? Ano ang suliranin? Ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagbibigay ng solusyon sa isang suliranin? Basahin at pakinggan ang pag-uusap sa ibaba. Hi Mark! Tara, nood tayo ng dalawang dokumentaryo. Sige, Diana. Nako, ilang bahagi pa lang ang napapanood natin. Nalulungkot na ako sa nakikita ko. Kaya nga eh. Ano kaya ang maaaring solusyon sa suliraning ito na kinakaharap ng ating mundo? Ano ang suliranin? Suliranin. Ang suliranin ay isang salita na tumutukoy sa anumang bagay na kailangang lutasin at masolusyonan. Ang mga ito ay mga pagsubok na kailangan malampasan upang maging mas maayos ang isang partikular na sitwasyon. Ang solusyon ay kasagutan sa mga tanong o problema. Ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagbibigay ng solusyon sa isang suliranin? Mga dapat tandaan sa pagbibigay ng solusyon sa suliraning na obserbahan. Una, alamin ang ugat ng suliranin. Ikalawa, isipin ang maaaring maging solusyon. Ikatlo, isipin ang mga taong makatutulong sa paglutas ng suliranin. At ikaapat, isipin ang maaaring kalalabasan o kinahihinatnan. Ano ang isang dokumentaryo? Dokumentaryo. Ang dokumentaryo ay isang uri ng pelikula na kung saan ang kwento ay tungkol sa mga totoong tao at nakabase sa totoong pangyayari. Ito ay madalas na ginagamit upang magpakita ng katotohanan at realidad sa ating mundo. Paano maipapakita ang paghahambing ng dalawang dokumentaryong napanood? Dalawang uri ng paghahambing. Una, paghahambing na magkatulad. At ang ikalawa naman ay ang paghahambing na di magkatulad. Ang paghahambing ay isang paraan ng paglalahad. Ito ay nakatutulong sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. Sa pagpapakita ng paghahambing ng dalawang dokumentaryong napanood, maaari kayong gumamit ng isang Venn diagram. Ang nasa gilid ng dalawang bilog o ang hindi angkop sa pinagsama ay ang pagkakaiba o salungat ng dalawang dokumentaryo at ang parteng pinagsama ay ang pagkakatulad nito. Ikaw! Oo, ikaw nga! Simulan na nating linisin ang ating kapaligiran. Kakasaka ba sa panawagan? Aba, oo naman. Tara,
Simulan na natin sa ating tahanan. Sana ay marami kang natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!